Ako ang Panginoon. Ako ang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Noong pong nakaraang linggo ating pinagnilay-nilayan na ang biyaya ng Diyos ay ang pagkain idinudulot ng Panginoon ay mula din mismo sa tao, inihandog ng bata at pinarami ni Jesus upang mabusog ang tao at makapaglingkod sa kanya at sa kapwa-tao. So ngayon po ikarugtong ng ebanghelyong yon, ang ebanghelyo po natin ngayon sa araw na ito at nagpapahayag ng alin na hinahanap sa Jesus sapagkat ito ang nagbibigay ng pagkain, ang tinapay ng buhay. At kanilang muling inaalala yung pagkain na ibinigay ng Diyos, yung tinatawag nating mana, yung bahagi ho, para sila'y makapaglakbay ang mga Israelita mula Egypt hanggang Israel na kanilang tinahak sa loob ng 40 taon ay sila ay pumaan sa disyerto, sila'y marami, kaya sila ay binigyan ng Diyos, kaya pinahayag din sa umaga na yung tinatawag nating mana na ginagawa nilang tinapay, at sa gabi ay sa hapon ay ang mga ibon na siyang bahagi ng kanilang pagkain, niluluto nila, yun ang kanilang karne. Ano? So, mayroon silang karbo at saka protina. Ano? So, yun yung naging daan upang ang mga Hudyo, ang mga Israelita, ay makarating doon sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. No? Yung tinatawag natin ngayon, Israel. No? Kaya isang biyaya, kaya tinanong siya, anong gagawin nyo? No? Ay, sabi ko nga, siya yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang yung pagkain na nagpapabusok sa katawan, ngunit yung pagkain na alin, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, yung tinatanggap natin sa banal na Eukaristiya. Kaya ibinahagi ko rin noong nakaraang linggo na patuloy tayo magsimba pag-araw ng linggo at tumanggap ng komunyon kung walang hadlang. Kasi yun ang magbibigay sa atin ang pagkain, no? Na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Bahagi ho na kung saan ay dinudulot sa atin ang buong may kapal. At sabi nga rin muna na yun yung magbibigay sa atin ng lakas ng ating katawan upang harapin ang mga hamon ng daigdig na ito, upang tayo ay tunay na maging mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ko, mahirap ang magpakabuti. Saan tayo kukuha ng lakas? Hindi walang iba kundi saan, kay Jesus. Yun ang pagkain. Kasi yun ang trabaho ng pagkain eh, no? To sustain us, bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng sapat na maayos na pangkatawan upang may sakatuparan natin ang ating mga tungkulin. Kaya kumisan, sabi ka natin, hindi natin pwedeng gawin yun kapag wala sa Jesus.
Hindi lamang ho yung salita ng Diyos. Kasi yung iba natin mga kapatid, kapag sinabi mong pagkain ng buhay, bread of life, ay alin? Ay yung salita ng Diyos. Hindi ho, word of life yun. Ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kasi wala silang komunyon eh. Tayo may komunyon tayo. So bahagi ho, iba yung pagkain. Pag sinabi natin pagkain, hindi lang tinapay. No? Kaya yun lang ginamit na Yesus sapagkat yung tinapay. Ngayon, maraming pwedeng gawin ng tinapay. Pwede yung kamote, pwede na rin gawin ngayon tinapay. No? Yung tinatawag nating gabi, no? Pwede na rin gawin tinapay ngayon, ginagawang arena. Noong panahon ni Jesus, di trigo, yun ang pinaka-normal na ginagawa ng tinapay, trigo. Pero kaya sinabing tinapay, yun ang tinatawag na staple food. Ano bang ibig sabihin ng staple food? Yun yung pagkain hindi nawawala. No? Sa atin, anong staple food natin? Kanin. Ano? So sa mga Hudyo, ang staple food nila ay tinapay, bread. Kaya yung kanilang, meron talaga silang bawat bahay doon, ay mayroong lutuan ng tinapay. Meron silang lutuan ng, kung tawagin sa atin ay yung ginagamit sa shawarma, fita, ano? Fita bread. So doon nila ipinapasok para yun ay maging tinapay. At yun ay kung tawagin natin ay walang libadura, ano? Walang pampalsa, ano? Hindi mo kailangan ng oven, mainit lamang ng orno. Ano? So pero yun, pag sinabi natin tinapay, staple food, ibig sabihin, sa yung pagkain, hindi pwedeng mawala yun. Baha pagkakataon para magbigay sa atin ng lakas. Bagamat sabi nga ho natin ngayon, yung panyaya ngayon sa atin ngayon ay balanced diet. Ibig sabihin, ay may gulay, may karne, ano? Mayroong carbohydrates, ano? May vegetable, ano? Bahagi ho na kung saan ay para yung lahat na yun ay kailangan ng ating katawan. Pero yun ang hamon ay pinapayo ng pamilya. Yung ibig sabihin, hindi pwedeng mawala sa Jesus. Hindi pwedeng mawala sa Jesus. At hindi pwedeng hindi namin kainin sa Jesus. Pagkataon. Kaya nga sinabi ko rin noong linggo na alin, na kung sakali mang yung ibang may hadlang, ay magkaroon ng spiritual communion. Kahit sa upuan ninyo, alam nyo may hadlang, hindi kayo pwede mag-communion ngayon sapagkat mayroong hadlang na nagawa kayo. So anong gagawin nyo? Lumuhod lang kayo at sabihin yung Panginoon, gusto mo kayong tanggapin sa anyo ng tinapay. Pero dahil alam niyo naman yung katatayuan ko, at hindi pa ako nakapangumpisal, ay hayaan yung tanggapin ko kayo sa Espiritu. At tulad ng ipinahayag ko rin, kapag ninaisin ng Diyos na ipagkaloob sa iyong biyaya na ipinagkakaloob niya doon sa mga puhipila sa komunyon, ay pwede niya rin ipagkaloob sa inyo. Pero ibig sabihin natin, nandun yung kagustuhan talaga natin na tanggapin natin sa Jesus. Yun nga lamang, magsusumikap din tayo na rin, magbabago tayo. Yun na kailangan may babaguhin tayo sa ating buhay na pagsunod natin sa panawagan ng Pumikapal. Bakit? Kasi dapat din binabago tayo na Jesus
na siyang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi dapat tayo gumagawa ng mga bagay na siyang naging dahilan para hindi natin pakinabangan ang biyaya ng pagka narito niya sa anyo ng tinapay at ng alak na hindi natin siya matanggap. Pero yun naman, ano? Ang higit natin ipanalangin sa harapan ng puong may kapal. Higit natin pakinabangan ang kanyang ipinahayag. Ako ang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap ba natin si Jesus ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan? At yan ang higit natin pinapakinabangan sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa.